friends, welcome sa aking YouTube channel. Welcome sa Tita Chute Vlog. Magko-compare tayo ng prices ng mga units dito sa Cavite ng 2018 tapos ngayong 2020. Bakit mabilis magmahal kahit mga 4 months, 3 months pa lang nagtataas na kagad yung mga units dito sa Cavite, and bakit mahal kahit medyo malayo na dito sa Cavite. So yun yung titingnan natin. So yun, nandito tayo ngayon sa Lancaster. Nandito ako ngayon sa isang phase nila na naglalaro kami ng mga bata dito, pero ako nagba-vlog. Ayan, sila naglalaro sila dito sa may parang playground sa covered court. Ayun nga guys, kasi nag-start akong mag-agent noong 2018. Tapos example na lang dito yung Lancaster. Kung alam ko maraming familiar sa inyo doon sa Lancaster. Ang pinakamura nilang unit ay pumapatak lang ng 9,000 noong 2018. 9,000, tapos merong basta ang pinakamahal nila nung sa yung as in 100 square meter, 120 square meter nung year 2018, Alexandra unit 'yon, na ganda talaga ng bahay na 'yon, pang mayaman, pang LB 'yon, pang mayaman. Ano lang 'yon, 2.8 100 square meter, tapos 4 bedrooms, 3 to 4 bedrooms, ganun lang kamura. Ngayon, magkano ang tinaas ng 9,000 nila ngayong 2020? 13,000 na ata hanggang 14,000. Ganun siya kamahal. Tapos yung dating pinakamahal na 2.8 million na 100 square meter, ngayon 7 million na siya dito sa may zone 2 ng Lancaster. So bakit ganun kamahal? 2 years pa lang naman. O nga, bakit mahal? Kasi kapag nag-start yung construction, pre-selling pa yan, talagang mahal yan. Tapos may mga promo pa. Tapos, unti-unti, nade-develop yung lugar. Nagkakaroon ng malls, nagkakaroon ng mga remittance center, naaayos yung mga daan kasi marami ng tao, naaayos yung transportation, hindi katulad ng iba dati na talagang sasagsagin siya ng tricycle. Ayun, kaya malimit kapag nag-offer ka sa mga clients. Ayun, kaya kapag nag-offer ako sa mga kliyente ko, tapos bumalik sila na mga after 6 months sa akin, wala na ako mai-offer na mas mura kasi nagtaas na talaga siya. Kaya ang mangyayari, yung client ko, manghihinayang, lilipat na naman sa ibang project. Tapos, syempre, maghahanap sila doon ng mas mura. Pero, yun nga lang, talagang dito sa may Cavite, sa may General Trias, yan, Imus, General Trias, Kawit, mahal talaga ang value ng mga housing units dito. So mga kabayan, this is Tita Chute Vlog, and pag-uusapan natin ang mga topic tungkol sa pagkuha ng housing units. Ayun, ang tanong number one, saan ba mura kumuha ng bahay sa Cavite? Unang iisipin nyo, syempre kapag mas bungad, mas mahal. Ano ba yung mga bungad? Katulad ng Bacoor, Imus, Dasma, Kawit, yan yung mga bungad. So, expect natin kapag mas malapit sa Manila, mas mahal. Saan yung mga mura? Mas mura sa mga Trece, Indang, and Naik, soon Ternate. Yan, please take note. Mas mahal sa Bacoor kasi pag from Cavitex, pag sampa mo, Bacoor yon. Sa kabilang way ng Cavitex ay Kawit. So, yon. May mga mura pa naman dito sa Imus, mga worth 6,000. May mga worth 7,000. Pero ang equity, mahal talaga. Imus kasi yan.
maganda sa Imus. Maganda yung access niya ng papuntang Manila. May mga palengke na, puro bangko. Yan, kumpleto ang Imus. And also Bacoor, malapit siya talaga sa Las Piñas. Kaya mahal talaga sa Bacoor. And isang tawid lang from Pasay. Yun, Bacoor na. Sa Kawit naman yan, very mabilis lang ang biyahe from Pasay. From Pitex, mabilis lang. Pagsampa mo ng Cavitex, lagpas niyan Kawit na. Kaya lang, wala pa masyadong housing projects dito sa Cavite. Kasi nga, maliit lang ang... Ano ba sinabi ko? Cavite? Dito sa Kawit. Kasi maliit lang ang Kawit. And parang more on, nagde-develop sila ng mga companies dito. Pero soon, tignan natin. Abangan nyo lang yung mga vlogs ko. Kasi lalabas naman ako ng mga bagong projects, subdivisions dito sa aking vlog. And, ayun, ang pinaka mura sa ngayon ay yung project sa Naik. Yun nga yung Pasinaya na worth 2,800. Walang equity yon. And, walang down payment. Diretso sa pag-ibig yon. So far yun yung pinakamura sa Pasinaya, sa Cavite, yung Pasinaya unit 28, and meron din dong worth 7,000, no down payment din, through pag-ibig din yon. So soon, alam ko magkakaroon din sa Tansa yon, medyo mura pa dun sa Tansa, pero mas mura pa rin sa Naik. And malayo-layo na ang Ternate, pero sa tingin ko magkakaroon yun ng mga housing projects na mura kasi medyo malayo na yon. Yung Trece din, medyo mahal medyo mahal compare sa Naik. Pero yun naman yung kinagandahan ng Trece kasi napakamura ng bilihin. So yun lang yung ma-advise ko. Kung meron kayong katanungan, just comment dyan. Putin ko po yan isa-isa. And nakalagay naman po sa aking video ang aking contact number and ang aking Facebook Messenger. So ayan po, hayaan niyo pong matulungan ko kayo and hanapin natin kung anong mga bahay na fit po sa inyo. Bye! Please subscribe para updated kayo sa aking mga susunod na vlogs and ma-update din kayo sa mga bagong housing projects. And pwede rin kayo mag-refer. Bye!